Kaya ang first step ay mag-apply at mag-enroll sa isang driving school. So nag-enroll ako sa Compas Driving School, East Avenue Branch. Ang ginawa kong course ay TDC course. And yung sa theoretical driving ay 700 pesos at yung PDC naman, practical driving course, ay 1,500 kung meron ka ng experience sa pagmumotor at 2,500 naman kung walang experience sa pagmumotor. So, kailangan mong kumpletuhin yung lecture tapos yung sa driving course ay 8 hours naman. Pagkatapos mo doon ay bibigyan kanila ng PDC certificate. So, yun yung unang requirement. So, second step ay kumuha ko ng medical certificate dito sa MCMD along East Avenue, malapit lang sa LTO office. Ang price ay 500 pesos. Then, check lang nila yung eyesight mo kung malinaw or colorblind ka. Then, yun, bibigyan ka na nila ng medical certificate. Pagpunta mo sa LTO, dapat ready na yung existing driver's license mo o student permit plus yung medical certificate and yung driving course certificate or PDC galing doon sa driving school. Then yun, pwede ka na pumasok sa LTO office. Pagpasok mo sa loob, dumiretso ka lang. Napin mo tong tarpaulin na to, nakalagay Land Transportation Office. Ibig sabihin, dyan yun. Tapos, pupunta ka sa bandang kanan at magbibigay ng isang valid ID. Tapos, after mo magbigay ng valid ID, bibigyan ka ng visitor's pass. And then, pupunta ka naman sa kaliwang booth at doon ay bibigyan ka ng form. Paalala lang pala, bawal magsama ng kasama dito dahil ang papayagan lang pumasok sa loob at pumila ay yung aplikante. Dahil maraming tao para mabawasan. Yan yung booth sa kaliwa. Diyan nyo ipapakita yung mga documents nyo at pagkatapos i-evaluate kayo at after nun ay bibigyan na kayo ng form. Pagkatapos nun maglalakad ka ng diretso pababa pagdating sa dulo, kakanan ka at pagkatapos nun ay pupunta ka naman sa bandang kaliwa para humingi ng form at pagkatapos mag-fill up ka na dun at bibigyan ka na rin ng queue number after mong matapos mag-fill up ng form. Ito na yung queue number ko. Itong queue number na to ay para sa pagbabayad ng fee sa exam, which is 100 pesos at saka sa biometrics. Dito ako tinawag sa window 4 para magbayad ng 100 and then tinawag ulit ako sa window 9 para naman sa biometrics. Pagkatapos nun ay tinawag ulit ako para mag-exam at dinala kami sa examination room kung saan nakaready na yung mga computer namin at nakalagin na rin yung details namin para kami ay mag-exam. So, ang exam ay 60 items, ang passing ay 48 points, at ang time limit ay 1 hour. After mong makapasa sa theoretical exam, ay kailangan mo naman pumunta sa practical driving course at pupunta ka sa NMVIC at ito yung itsura ng kanyang gate. Maglalakad ka lang ng diretso at para may makikita kang malaking garahe, papasok ka lang sa loob, dediretso ka at sa bandang kanan ay papakita mo ang iyong dokumento at pagkatapos ay magbabayad ka ng 200 kung wala kang dalang motor at pagkatapos yun ay mag-e-exam ka na. Para sa PDC na motorcycle, ang pinagawa sa akin ay kailangan mag-drive sa apat na cones na yan. Mapapansin mo mayroong tatlong maliit na cone tapos may malaking cone
dyan sa dulo. So, kailangan mong mag-zigzag dyan sa cone at pagkatapos mag-U-turn. Bawal mong ibaba ang iyong paa at bawal ka rin mamatay ng makina. Meron kang 3 chances at pagka hindi mo to nagawa ay pwede ka ulit bumalik after 1 week. At kailangan mo ulit magbayad ng 200. Tapos babalik ako dito sa cashier after maipasa ang practical driving course at magbabayad ng 585 pesos dahil meron na akong existing license, at kung wala naman ay 685 pesos. After mong mabayaran, maghihintay ka na lang ulit at sa next window ay bibigyan ka na ng printed copy ng iyong license. Sana ang video na ito ay nakatulong sa iyo para ikaw ay magkaroon ng driver's license. Paki-check na lang sa description, doon ko ilalagay ang link kung saan ka makakapag-review at saka yung fees sa LTO kung meron pang ibang fees na gusto kayong malaman. Alright guys, that's it for me, and as always, thank you for watching.